Kaugnay naman po ng mga pahayag ni dating Court of Appeals Justice Harriet Demetrio, makakapanayam po natin si Father Jerome Ceciliano, ang Executive Secretary ng CBCP Permanent Committee on Public Affairs. Magandang tanghali po sa inyo, Father Ceciliano. Magandang tanghali, Connie. Magandang tanghali sa lahat ng mga nanonood at nakikinig sa inyo. Reaction po sa sinabi po ni retired Justice Harriet Demetrio na kaya raw nananahimik ang simbahan sa usapin tungkol kay former Calawan Mayor Sanchez ay dahil sa mga naging donasyon nito na noon ano, sa simbahan. Medyo unfair naman na sabihin na nananahimik ang simbahan dahil sa donasyon. Kasi unang-una, dapat i-determine din natin tinatanong ba ng media ang simbahan. Yung opinion ba ng simbahan ay, kumbaga, ay inihingi nila. Sa aking pagkakaalam kasi, Connie, ang usapin dito ay tumutok sa legalidad. So maaaring ang opinion ng simbahan ay hindi kinakailangan doon. Pero kung ang pagbabasihan natin, halimbawa yung krimen na ginawa ng dating mayor ng Calawan, at yung di umano na kawalan niya ng pagsisisi sa kanyang ginawa, abay, napakalino naman siyempre ang paninindigan dito ng simbahan na dapat ng pagbayaran ito. Okay, so totoo ho bang may mga sumusuportang bishop kay dating Calawan Mayor Sanchez? May sulat daw kasi noong ipinaabot ang isang bishop no sa Calawan na so sinasakupan po ni dating Calawan Mayor Sanchez na nagsabing mabait daw na tao at inosente si Sanchez sa kanya pong kaso. May knowledge ho ba kayo about this? Naku po, napakahirap sagutin yan. Kasi nangyari yan 1993. Yes, agree. Ang malinaw naman doon, sa ipinaliwanag din ni Judge Harriet Demetrio, si Cardinal Sin mismo ang nagsabi sa kanya na ituloy kung anong dapat gawin, kung ano yung nararapat. Doon pa lang, napakalaking bagay na tingnan natin na yung simbahan pala, sumusuporta din kung ano yung rule of law. Malinaw naman na sinabi din doon ni Judge Harriet Demetrio. So for the record, yan ho ang opinion nyo ng simbahan po no, sa sinasabing posibleng pagpapalaya ho kay Sanchez that dapat siyempre sundin ano, yung rule of law. Definitely. Oh, definitely. Hindi naman tayo lalabag dapat at kung ano sinasabi ng patan. Alright. Thank you po sa inyong pong binigay sa aming oras, Father Jerome. Maraming salamat din, Connie. Ayan po naman si Father Jerome Ceciliano, Executive Secretary ng CBCP Permanent Committee on Public Affairs.